Magandang gabi po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung latest update natin sa bagyong ating binabantayan, ang bagyong si Maymay. So as of 10 PM nga, huli nating namataan itong bagyong Maymay, nasa 270 kilometers silangan nitong kasiguran sa Aurora. Taglay pa rin yung pinakamalakas na hangin, umabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na nasa 55 kilometers per hour. Ito ay mabagal na kumikilos patimog, timog kanluran. At inaasahan nga natin, base sa latest forecast, na posible ho na madaling araw ng Huwebes, ito ay magla-landfall sa may bahagi ng Aurora. At patuloy din natin binabantayan isa pang tropical depression na huli nating namataan, na sa mahigit 2,000 kilometro naman silangan ng southeastern Luzon. So dito sa lugar na ito, patuloy natin babantayan itong isa pang tropical depression. So narito nga ang latest track ng bagyong si Maymay. Makikita ho nga natin, medyo mabagal na kumikilos ho pakanluran itong bagyong Maymay. At inaasahan nga natin na posible ho maging stationary pa itong bagyong Maymay sa sunod na 12 oras. At inaasahan din natin ito'y lalapit sa may bahagi ho ng Aurora area. At magkakaroon ho ito ng landfall, kaya yung binanggit ko, madaling araw ng Huwebes. Mapapanatili niya yung kanyang lakas bago ito mag-landfall, mananatili itong tropical depression. At nakikita ho natin, pag tama nito sa kalupaan, posibleng maging isang low pressure area na lamang ang bagyong Maymay. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, kasama din ang Nueva Ecija, itong extreme northern portion ng Quezon, kasama yung Polillo Island. At narito naman natin patuloy na inaasahan ng mga magiging epekto ng bagyong si Maymay, kasama na rin yung epekto ng shear line. Inaasahan natin ngayon hanggang bukas ng tanghali, patuloy ho yung mga pag-ulan, particular na nga sa Cagayan, Isabela, gayon din ho sa Apayaw at Batanes. Kung mapapansin ho natin, itong nasa northern part ng bahagi ng bagyo, dito nagkakaroon ng mga malalakas sa pag-ulan. Dahil nga sa ngayon, natapos na yung panahon ng habagat at papunta na tayo sa panahon ng amihan or northeast monsoon. Kaya kadalasan ho yung mga malalakas sa pag-ulan nasa may hilagang bahagi ng bagyo. Samantala, may nasa sa katamtamay ang pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Norte, na 12 bahagi ng Cordillera, ganun din sa 12 bahagi ng Cagayan Valley. Samantala ho, patuloy tayo nagpapalala, posible po yung mga biglaang pagbaha o flash floods, gayon din yung pagguho ng lupa o landslide sa mga lugar kung saan, particular na sa may northern Luzon ho, kung saan nga nagkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan. At patuloy din natin inaasahan ng mga pagbugso ng hangin doon sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number 1. Kaya iba yung pag-ingat pa rin ho ang ating kinakailangan. At inaasahan din natin na may nakataas pa rin ho tayong gale warning. Magiging maalon pa rin yung karagatan, particular na nga sa may hilagang baybayin ho, no, sa baybayin ho sa may hilagang Luzon. Gayun din dito sa may mga silangang baybayin ho ng Central and Southern Luzon. Delikado pa rin maglayag, lalong-lalo na yung malilita sakyang pandagat at malilita bangka. Pati nga ho itong bahagi ng kanlurang bahagi ng Central Luzon, posible yung maging katamtaman hanggang sa maalon yung maging karagatan, no, yung kondisyon ng karagatan sa lugar na yon. Ito ho yung mga lugar kung saan meron tayong nakataas sa gale warning: Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. So nasa western side ho ito. Aurora, eastern coast ng Polillo Island. Itong mga lugar na ito, magiging maalon ho yung karagatan, kaya delikadong maglayag, lalong-lalo na ho yung mga malilita sakyang pandagat at malilita bangka. Samantala, pinapakita ko sa inyo itong isa pang bagyong ating binabantayan na posibleng nga hong pumasok ng Philippine Air Responsibility madaling araw po ng Huwebes. At base sa ating tracking, ito ay kikilos ho pa kanluran. So una ho, kikilos ho ito pa northeast po or pa northwest, at eventually po ito ay kikilos po pa kanluran. At inaasahan nga ho natin, pwede yung maapektuhan ito yung bahagi naman ng Batanes, yung extreme northern Luzon. Bagamat medyo malayo pa ho, no, so pwede pa rin magbago yon, kaya patuloy ho tayo makinig sa mga updates ho ng Pag-asa. Inaasahan din kasi nilalakas ito at pwedeng umabot ng tropical storm category. At patuloy ho namin kayong inanyayahan, ta sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms, lalo na meron tayong binabantayang dalawang bagyo, yung isa nasa loob at isa naman nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At muli po, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Nag-uulat, maghanda po tayo para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po, ang next update ho natin bukas na 1 alas 5 na umaga.